Arestado naman ang Quezon City Police District o QCPD sa ginawang follow-up operation ang bumaril at utak sa pagpasa o pagpatay sa isang Indian national noong 14 ng Pebrero sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Git ng gunman, nagawa niya lamang umanong krimen dahil sa pera. Erlo Bringas sa balita. Dalawang linggo na ang nakakaraan ng pagbabarili ng riding in tandem at nasawi ang isang Indian national na kinilalang si Ben C. sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Tama ng bala sa ulong tinamon ng biktima matapos maganap ang pumamaril. Sa ginawang backtracking ng Quezon City Police District sa mga CCTV sa mga pinuntaan ng suspect, kabilang na dyan ang nakuna na pagsakay nito sa tricycle bagong naging pumamaril sa Indian National. Dito makikitang may dalang paper bag ang suspect habang naglalakad. Hindi na nakuna ng ginawang krimen dahil walang CCTV sa pinangyarihan, pero nakuna ng pagtakas pa ng suspect na kung saan makikitang hinubad pa nito ang kanyang jacket sa pag-aakalang hindi siya makikilala. Sa ginawang follow-up operation, arestado ang nasabing gunman na kinilalang si Mark Daryl Lagarde sa barangay Pasong Puti, Quezon City kahapon. Na-identify natin ang gunman based sa backtracking ng ating mga CCTVs dito sa area ng Quezon City. Napakalaking tulong sa amin yung mga CCTVs na ipinrovide ng mga concerned citizens. Ano? Kasi nakita natin dito sa batasan, sa pinangyarihan. This is a residential area. Sumunod na nahuli ang nagutos na si Randy Manalo matapos ituro ito ng gunman. Delivery boy ni Manalo sa negosyo nitong bigasan si Lagarde na inutusan niya lang daw para gawin ang krimen. Sa naging investigasyon pa ng mga pulis, pagsingil ng biktima sa mastermind ng utang nito ang naging dahilan kaya nagawa nito ang krimen. Ang mastermind na nagutos din sa suspect ay may utang sa Indian National sa biktima sa halagang 200,000 lamang. At pagkatapos yung ibinahid niya naman dun sa gunman ay 20 mil ang pangako, nag-down pala siya ng 5,000. Parehong umamin ng dalawa na sila ang may gawa ng krimen, maging si Lagarde, aminadong binaril ang biktima. Na-udyokan lang. Na? Siyempre, pera. Ano ba yung usapan niyo siya? Magkano yung usapan niyo? 20,000. Paano yung nandito ka? Makukulong ka? Ha? Matanggapin ko na lang po yung parusa. Ang mastermind na si Manalo, nasa 50,000 pesos lamang daw ang kanyang iniutang sa biktima pero hindi niya raw ipinag-utos na patayin ito kundi... Hold up. Ano? Hold up. Hindi pa patayin. Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ko din alam, sir. Ha? Hindi ko din po alam kung bakit po. Barila may kasamang balang nasabat naman ng pulisya kay Lagarde habang isang granada din ang nasabat naman kay Manalo. Maharap pa mga ito sa kasong murder habang si Lagarde may karagdagang kasong illegal possession of firearms maging si Manalo ay illegal possession of explosives. Erlo Bringas para sa mata ng Agila. Matapa. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @net25tv.